these are important and significant, not just to the Philippines, but regionally, and also unique to the Philippines, such as the Batanes burial markers and the Baitong pottery, and most recently, the Mulanay sarcophagus. I'm sure you're all excited to hear his thoughts and ideas and his experiences while he was director and before ASP. Okay. So, Dr. Dizon. Oh, okay. Sorry. Masaya na kayo, nag-uubo-ubo pa. Can I use this mic or no more? No need. No need, don't need. Okay, okay. Thank you very much. That's very good. So, can I sit? Getting too heavy now. So, I need to reduce. Not really metallurgy because I'm not a metallurgy. Archaeometallurgy. So that is a qualification that we need to have. So good afternoon, everyone, and thank you for this Binalot talk. Thank you for inviting me and for coming here face to face. I made sure that I go face to face kasi parang walang kwenta yung ano eh, yung yung online eh. I did a lot of online before this one in Indonesia, the other one in Seattle, Washington. So I need to see people kasi I need to see their reaction. So the topic we have now is archaeology in the Philippines before the UPSA or ASP, and I am still a professorial lecturer here. Thank you to our director or dean, Grace. They've been renewing my course. There are like 3 or 4 courses that I teach every year, and nobody teaches. This is archaeology of complex society, social complexity. Then the metal age, of course. Then archaeology of trade. And then settlement pattern in archaeology. So these are very important courses that we should know or we should get. And I took this already when I was a graduate student at UPenn. That's why I introduced, and I think they have a very significant impact to many of us doing a lot of archaeology in the Philippines and Southeast Asia and probably elsewhere. Okay, let's go now. Next. See, who has the control? Oh, okay, okay. People involved with archaeology in the Philippines. Alfred Marche, do you know him? I'll talk about him later. He's one of the first one. Jose Rizal through Blumentritt. You know? Jose Rizal was just digging his compost pit. Not compost pit. Ano yung sa kubeta? Pozo Negro. Ah? Pozo Negro. And accidentally, he found some ceramics. A. Soutlibeya, well-known. Carl Gute. Olof Jansen, do you know him? Olof Jansen? Only Ryan, no. But you should know these people. Wilhelm Solheim, of course, you know very well Wilhelm Solheim. Robert Fox, very well-known. Alfredo Evangelista, also. F. Landau Hocano, Philippine prehistory. Jesus Peralta, he's still alive. Most of those on top, wala na. Jesus Peralta. Carl Hatterer, still alive. So, very significant impact for many of us, including me. He was my outside advisor from the University of Michigan. William Longacre. So, he was not digging. He was doing ethnoarchaeology, but made a very, very significant impact to many of us, including me when he could not go up to the Kalinga because of the social problems. He came with me in Sorsogon, and then we did a little bit of these archaeological exercises, the new archaeology that he introduced to me at that time. Willie Ronquillo, he was here last time, of course. He was my boss for a long time. Florante Henson, after Willie, I have, even before Willie, I have Florante Henson as my team leader in Cagayan, excavating Laurente Cave. And Ray Santiago, of course, he passed away.
very, very good archaeologist, even if he started as a scientific illustrator, but he was a thinking guy and did a lot of modification in methods and technique. He's influenced by him. Sandy Salcedo, of course, he was digging Butuan before Owies and Jess Peralta. They were digging in Butuan. At the time, I came to the museum in 1977. So, a number of them. Maybe I have forgotten some people who were involved. Sweet Cabanilla, but he was most of the time assistant, not really writing, but always an assistant to Robert Fox. Next. So here's Alfred Marché, 1882 to 1884. He was a naturalist from Paris, and his collection are now at Musée de l'Homme. So he has three volumes, but only one was published, Luzon and Palawan, which was translated. And so he made a very good observation of the many different natural and even cultural materials and recorded them by drawing the first time. And the second time, he brought with him the newly made technique at that time, Plaster of Paris. So he was casting dead people. So if you go to Musée de l'Homme, you see a number of cast of dead people. Tagalog, Bisaya, Negritos. And then he collected Negritos himself. Huh? There are about 8 specimens of Negrito there. The only one around the world. We don't even have collection of Negrito specimens. So, a very good achievement. Next. So, his maps are there. Mount Arayat. So, very nice drawing. So, you see, it's very bare, no houses. And at the time, there were a lot of earthquakes. So, he was drawing all these ruins from the earthquake. And then Taal Volcano, you know, it was also erupting, and he made a lot of these observations. Unfortunately, most of them, of course, his friends, so most of the materials are in France. So, next. So he was drawing the physical attributes of many indigenous Filipinos, Negritos, Ita, Baluga. So he was naturalist, in fact. At that time, he put most of these materials into the ethnography because Musée de l'Homme is a museum of man. So the proper place for this. But he collected some archaeological materials and, of course, a number of skeletal materials, around 600 specimens. Next, please. So here are the drawings he has. So artifacts taken from jar burials, secondary jar burials, and some ethnographic, and some even wood carvings. So he was the first one to have this kind of notation or information about what was really there, or what was here in the Philippines. Next. Jose Rizal, of course, the same boat that Alfred Marché took was taken by Jose Rizal to go to Europe. But again, his association with archaeology is when he was living in Dapitan, and he was digging for his toilet, and he found a blue and white. He did not know why there is blue and white. So he asked his friend, Ferdinand Blumentritt, to identify. It took Blumentritt to identify for him. So can you imagine at that time, nobody knows what were these artifacts that were accidentally dug out from Philippine soil. Next. So, of course, very well-known Alfred, H. Oatley Byer, 1914 to 1960s. And he was like, he came from a Thomasites boat, and he did a lot of exploration, notation, and became a member of the Philippine Commission.
and organize many of these anthropological prehistorical meeting. This is a fourth Far Eastern Prehistory Congress. Can you identify which place? This is in Quezon City, Balara. This is Balara. So, Bayer was most of the time stationed here in UP, but due to lack of facilities, and maybe this is their midweek break, they went to Balara. And most of them, you can see, that's Bon Conixwald over there. Next, please. Bayer, he was a trained chemist, and then he did a little bit of geology. Not a prehistorian, in fact, not an anthropologist, but he was collecting and he was learning from the field. That was his expertise. So that's Von Konigswald discussing about Homo erectus. This was the first time when they were thinking about the presence of Homo erectus in the Philippines, and they name it, without the specimen, Homo philippinensis. That's why he cannot use anymore for Kalao, because it's already been used without any type specimen. They name Homo philippinensis based on the associated materials of stones and megafauna, which were, of course, prehistoric and fossil, stegodon and elephas. Next. So that's our history. So they have this published in the Journal of Science, and tektite became their kind of a dating material, because these are Pleistocene materials coming from outer space, and they're all spread in the Philippines, Southeast Asia, Bulacan, Cagayan Valley, Cubao, may mga tektite. That's why mayroon tektite tower doon sa Mandaluyong, because there were many tektite. Pumunta sa Quiapo, dati 50 pesos lang ito, ngayon 150 na, baka ngayon 300 na. Pwede ka pang mamili. And fossils, of course, these are tooth of stegodon and elephas. So next. So here are more of the collection. From Cagayan Valley, Pangasinan, and here, Quezon City, dyan sa meron, Elliptical Road, Antipolo, and Cabatuan, Iloilo, wala pa dito sa Cagayan de Oro, meron nakuha din sa Cagayan de Oro, elephas, akala ni Burton, mamut, walang mamut dito, elephas lang. So, these were from about 800,000, 400,000, and then they become pygmy, small. So, next. Ayan. So, merong mga skull cap, but these are all classic Homo erectus from Indonesia, and the massive jaw, Pithecanthropus erectus. So, these were the ideas put together in the 1930s to 1940s on the beginning of prehistoric research in the Philippines. So, si Alfred Marche, wala yan. Jose Rizal, wala yan. So, they were the first one to note all of this. And now we inherit all this. Next, before si Tuma Enyingko and many other things. Next. So this is a reconstruction of H. Oatley Byers based on surface finds. He was not digging. Bayer did not really dig. He was observing when they were digging La Mesa Dam. So he made some notice of stratification, and unfortunately, most of his notes are now at the archives of Australia, not university, but National Archive of Australia, nandun. They were sold by his great-great-grandson, but you can access them, and I think it's really good for many of you students to look at this original documentation and do your research also, having based on this. So, tama naman siya, mga hand axe, pero at that time, wala pang ganun. Ang classic hand axe natin, sa Arubo. Di Arubo. Cagayan de Oro, meron din. So, without knowing it, he was comparing materials from China and Indonesia.
So it's a reconstruction between China and Indonesia, North and South. So Philippines, kaya sila nag-propose ng land bridge. But of course, wala namang land bridge sa taas. Eh nakala nila, the megafauna were positively identified were continental animals, so galing China. But it does not mean that ganun talaga. Kasi they roam around the Sunda Shield, kaya nakakarating ng Indonesia, and then they can go up again through Cagayan de Oro. So yun ang ating bagong reconstruction. Basically, okay naman yung mga ginawa niya. At that time, of course, this is the period of antiquarianism and then just collection. So it's just an organization. But tumatama naman siya, maski pa paano, si H. Otley Byer. So we respect them. Next. So here is the actual view at that time in before ASP. This is 1970s, late 60s, 1970s. Antique line, sink line, Cagayan Valley. And this is an area, that's why nakikita mo yung folding through the geology. So during those time, there were some geologists who work also with us. Sila Huyer, and then si Carl Wondra is an American geologist who work and provide. Estudyante niya si Mark Matheson. So Matheson has the documentation. But this is all geological with a little bit of archaeology nakasama nila. Kaya kasi nakikita yung association ng stone tools and megafauna. So next. So Ray Santiago, ayun. So before Iñinco, these are the kind of strategy of digging these hills in Espinosa Ranch, Cagayan. So this is very near the rhinoceros site. Back in the 19... May ASP na nun eh. We did also a visit on this and field the investigation. Ang naalala kong kasama ko dito si Bito eh. Bito Hernandez at the time. Sila Carol. So next. So ayan yung mga nakikita. Elepas, fossil, Tuaw, Cagayan. Asian elephant, so continental ang elephant. Maliit ang tenga, hindi kamukha ng African na napalaking tenga, parang sa so magkaibang species. And the fossil elephants were linked to this Asian type, hindi yung African type na elephants. But of course, we know now that elephant can swim from the south. Next. Yan, yung mga lithics, cobalt tool, core tool, plate tools, tabo na yan. So, yan yung mga nakikita sa Cagayan Valley na hanggang ngayon, yan pa rin ang nakikita natin, hindi na mag-iiba. Next. Ayan, merong denominate na cast fossil, Cro-Magnon and Skull. Nandito pa ngayon yan, si Yves Copan, he was one of the best and well-known French prehistorian at that time. He came because akala nila Bailen at ni Sweet Cabanilla, meron na silang nakitang Homo erectus. Pinagawa yan, galing sa Mindoro. Doon pala talukab ng ano eh, ng pagong. So, pinapunta nila itong mama na ito, kasinamahan ni Ray Flores at ni Sweet Cabanilla sa Cagayan. Eh, siyempre, expert. Eh? Wala naman nakita. At that time, inabot sila ng martial law. Inabot sila ng pagka-declare ng martial law. 1972 ba yung martial law? Ayan, inabot sila doon sa Cagayan. Kaya nagkaluko-luko na. Kasama, ewan ko, hindi pa kasama si Abby Padilla noon. Si Sweet Cabanilla. But itong mga collection na ito, nasa Cagayan Valley, nandun sa Peña Blanca. Next. So here is Carl Gute. After Bayer, si Carl Gute was a graduate of Harvard, in fact. And ang kwento dyan, narinig ko kila Solheim, na si Bayer, tingin ng mga American colonial government, yung mga administrator, walang ginagawa. Walang ginagawang mabuti. Nangungulekta lang. At that time, 1930s, 1920s,
sa tinagal-tagal mo, nangungulekta ka lang, wala kang ginawang, wala pa yung periodization niyang yun. So, they ask somebody who is well-educated, like Carl Guti, to come to Philippines and investigate and do real archaeology. Carl Guti was an archaeologist also working in Mexico, and at that time, bagong PhD siya, dinala dito. Pagdating dito, sabi ni Bayer, hindi ka pwede dito sa Luzon. Doon ka sa Visayas. Kasi hindi makapunta si Bayer sa Visayas. Walang facilities. Wala siyang transportation access. Eto, dahil, siyempre, Harvard, binigyan siya ng mga yate. Pinag-explore siya. Kaya, na-explore niya yung Central Philippines. Central Philippines, Visayas, lahat, Northern Mindanao, nangolekta siya. Well, he did a little excavation with notations and may stratigraphy. So he has the very first systematic collection, which were now at the University of Michigan. His collection became the PhD dissertation ni Wilhelm Solheim, Lorante Henson, and me. Si Henson, mga porcelain ang ginamit. Si Solheim, yung mga pottery ang ginamit. And then ako yung metals na kinolekta, properly excavated. So yun ang aking mga koleksyon. So nandun lahat yun sa Museum of Anthropology ng Michigan. Gusto nila noon pa, nauso na yung gusto ibalik sa Pilipinas. Repatriation. Sabi ko, hindi pa ready ang ating mga institusyon sa Pilipinas. Maraming nawawala ro, maraming nananakaw, maraming mami-misplace. Ngayon, binalik na naman. Gusto dumating yung mga bagong opisyal ng University of Michigan. They are geared to repatriate this. Ewan ko, siyempre, museum affair yan. Pero para sa akin, they were a very good study collection. Kasi, of course, between two institutions, UP at saka National Museum, sa kanila na yon. But the thing is, they help a lot of scholars, students, including me, to do a study without getting back to the Philippines. Kasi nung araw, ang hirap. Pag nag-aaral ka na rin, pag bumalik ka rito, hindi ka napapabayaan na makabalik doon. Tingnan mo, sila Sandy Santiago. Si Bobby, wala, mahirap. Si Evangelista, kaya hindi siya natapos. Bumalik dito. Binigyan siya ng trabaho, pinagturo siya ni Okano dyan sa department. So, wala na siyang time sa kanyang research. So, yun, nakikita ko yung mga ganyang mga sitwasyon, options. Pero ngayon, mukhang okay na naman. But the thing is, we want all this, of course, with us. Pero, are we ready and can we keep them the way they were kept in these institutions? Yun lang naman eh. If we can guarantee this. Ang daming mga material sa Amerika. Meron sa Harvard, meron sa Chicago, meron sa UPenn, meron sa Washington DC, sa Smithsonian. So, anong gagawin natin dyan? So, let's go. So, it's the first systematic collection. Next. Olof Jansse, and he was also a professor sa Harvard, and he was the first one who went to Calatagan before H. Oatley Bayer. And his mission here is actually to get Bayer study at Harvard. So again, a story from Solheim. Pumayag na si Bayer kasi nga he lacked formal studies. He was doing this without formality. So pumayag siya, but according to the story, on the way ni Bayer sumakay sa barko, nadulas. So napilayan, hindi na umalis. So hindi napilay. Hindi na nag-aral. So dito na lang siya. But in that case, si Bayer, marami siyang kontak sila Madam Kulani. Sila yung unang nag-propagate nung idea of the connection between Vietnam and Philippines. Sawin Kalanay before Solheim. So itong mga taong to. So yan ang mga foundation. If you read this material article, I think, and his collection, he brought them to Harvard, but when he retired, he donated them to Musigi May.
So yung mga palayok, mga kalatagan-pat, nandoon sa Musigi-May. Wala sa Harvard. So next. And of course, Robert Fox, this was his very first excavation in Tabon Cave. And after the excavation, now, the first time we have the chronological sequence of materials from Paleolithic to the Metal Age. And that was his very first work. But Robert Fox, you know, he was not really a trained archaeologist. That's why when he was doing this, Tabon, nangangapa lang siya. And si Jonathan Crespa ang nagturo sa akin kung paano ginawa yung square. Very complicated. Gumawa siya ng 4x4. Hinati niya into 1x1. Nilagyan niya ang ABC lahat. Tapos 1, 2, 3, 4. Kaya kung titignan niyo yung Tabon Cave, stratigraphic profile, walang sequence. Hindi mo makikita. Pero naibuo ni Panisa yon yung drawing, yung longitudinal section niya, at saka yung cross-section. And Fox was actually a cultural anthropologist, and he was so loyal to Fred Egan. Si Fred Egan ang nag-train kay Hokano at Evangelista sa University of Chicago. And they were doing cultural anthropology. Pero si Fox mismo, Pinatubo Negrito, at saka ano yung Palawan, yung dissertation niya. So, never in archaeology. Self-made archaeology, being a student of the Department of Anthropology at the University of Chicago. Ang nalaman ko, maraming correspondence si Fox kay Fred Egan sa Chicago, hindi pa natin alam. Pero pwede rin, nagpapadala din siya ng mga artifacts kay Egan. Baka nandun sa Museum of Oriental Studies ng Chicago. So wala pang naka-access niyan. Ang naka-access lang ng correspondence si Ambet Ocampo. So another area of good research to know the history of what was really happening here. Is to look at this material. He was so impressed with Tabong kasi nga sequence. Kaya the prehistory of the Philippines was based on Tabong mainly before he was doing Calatagan and Porac Pampanga. Next. So his Tabong Cave, very rich material but poorly published, 1970. And Samutsari, iba-ibang caves, kaya Tabon Cave Complex, ang po niya, Tabon Caves. Nandun yung Manunggul Jar, nandun yung Tadjaw, yung Diwata, pati yung Guri, tsaka yung ano nga ba yung sa kabilang kuweba, yung merong ano? Pilanduk? Ano? Duyong. So, Samutsari, But he was able to put them all together here in the Tabon Cave book. So, ilang caves yan. Now, this is under the nomination ng UNESCO World Heritage done by, the dossier was done by Marian Roses, NCCA. But I help a lot in some of the information at saka National Museum. So, I propose that this dossier will be given to Grace and him for review. Kasi nga, of course, okay naman ng pagkasulat. I was so impressed with Marian na put together niya the whole idea. But again, I think hindi naman din siya trained archaeologist or prehistorian, but it will be good for people like you here who are really in the formality of studying archaeology and prehistory to look, you know, as a second look on this material. Manunggul Jar, sabi ni Fox, kasi yan dinidate ni Fox yung ano eh, sediment. Ito, nasa taas. Sabi niya, ito Neolithic, 890 BC. So sediment yun, nasa taas siya. So pwedeng Metal Age lang. Sabi ko, baka Metal Age lang ito. Kasi sophisticated na. Yung mga Neolithic pottery, hindi pa ganyan ka-sophisticated. Siyempre, nag-evolve sila from very simple. Tulad sa Batanes, mga ano lang yun, circle stamp design,
na merong red slip. Ito, masyadong elaborate na decoration. Next, and symbolism. Nephrite. Next. So, here is the Philippine prehistory as reconstructed by Fox in the 1970s after the Tabon Cave excavation. So, okay naman kasi for the first time, merong stratigraphic context. Kay Bayer, wala. Ano lang yun eh, surface. Ito, for the first time. So, we respect this kind of output, yung trabaho ni Robert Fox. Nandun na yung skull cap. Pero siyempre, skull cap, akala niya 22 to 24,000. Yung direct dating, 16,000 lang. But still, applies to sin, fossil. Next, so eventually, but these are good materials to see. Yung original nito, nasa National Museum lahat. Next, so here, Solheim, well-known to many of us, may Solheim Library, nakuha natin si Tatang Bellwood, ninong nito. Una kong binasang libro sa archaeology, itong Man Conquest of the Pacific eh. Ha? Nung estudyante ako, 80. Ayan. Siguro dalawa, tatlong beses ko binabasa, hindi ko naintindihan. Pero, very prolific itong taong ito, si Tatang Bellwood. At well awarded, parang si Mandy na ano kanya. Kaya lang sa kanya, may pera, ito walang pera. So, he was very influential to many of us. In fact, he was recruiting me to go to Australia in 1978. I was excavating in Tramuros. Pero at that time, 78 to 79, pinapail lang ako ng application at natanggap ako sa UPenn. So, in-interview niya ako sa Intramuros. Tapos dumating si Ben Bronson. Hindi ko alam, in-interview na rin niya pala ako for UPenn. Dinala pa ako sa Manila Hotel, pinakain ako kahit marumi ako. So, yun ang nangyari sa akin during 1979. So, siyempre, si Willie nasa UPenn na. Kaya, susulat na kami, ano pa nun, snail mail lang eh. So, wala pang, ano tayo, email at saka yung text. So, nakonvince ako sa UPenn na mag-aral. So, iniwasan ko si Tatang Bellwood, but nawala na kami. But nung natapos ako, nirecruit niya uli ako sa IPPA sa para ako yung alalay niya, utusan ganyan na tagalagay ng ano ng whiskey pagka may sila Solheim, sila Jack Golson, mga lahat ng mga matatanda kasama ko, kung pinakabata kaya utusan ako eh. Pero marami akong natututunan sa diskusyon nila, nakikinig ako doon. So yan, si Bellwood. But nung nakapag-research siya sa Batanes, dahil sinabi ko, okay naman, ito yung production namin, nakagawa ng 4,000 years of Batanes prehistory. So okay si Tatang. Ngayon, matanda na, 86 na raw siya, 86 years old. Pinapa-comment ko sa Tabon, sabi niya, nakalimutan ko na yung Tabong kasi last time nagpunta ako noon, 1985. Okay lang. Nagtatrabaho pa raw sila ni Phil sa Vietnam. Kaya busy siya sa migration. Next. Alfredo Evangelista. Of course, his first encounter archaeology, 1951. Naging estudyante rin siya ni Solheim after Robert Fox. And si Hokano. So, itong dalawang to, talagang competitor ito eh. Ha? Oo, magkaaway. Kaya sinisisi ni Evangelista itong si Hokano, kaya hindi siya natapos. Eh si Hokano, prolific writer eh. Si Hokano kasi journalist. Ha? Eh alam mo ba ang dissertation nito, yung Sulod Society, yung mga kusino-sinong babae lang eh. Kasi at that time, yun ang kultura sa National Museum eh. Ha? Mga macho society sila at talagang gusto nilang i-document yung nightlife. Yun,
Yun lang, ha? Pero sumikat siya. At nabasa yung libro niya, yung dissertation niya, nabasa sa New York. Aba, kinukwento niya sa akin. Nagulat kasi kakaiba. Kinuha agad siya na pinablish. Binigyan siya ng malaking pera doon. Sabi, iyon ang pinambili ko ng Mercedes-Benz pagdating ko dito. Tignan mo nung araw, ha? Nung araw. Ganyan lang, oh. Ganyan lang kasimple. Isang dissertation lang ni Okano, Mercedes-Benz. Ha? So, kaya na siya gan. Tapos, galing siya, eh. Tinayo niya punlad. Alam ni Bobot yan. Yan. Nung araw, bago magsimula ang ASP, magiinuman kami nito dito sa diyan sa gulod, sa gulod, ha? Yayayain niya ako. Kahit tayong bibi. Itik. Doon kami si Evangelista sa museum 'yan, maraming impluwensya din sa akin dahil ini-inspect niya lagi yung mga trabaho ko sa Sorsogon, sa kung saan-saan pupunta 'yan, Butuan, ganyan. Pero ang pakay niya, kumain ng aso tsaka kambing. Pero okay naman sa kwentuhan. Marami tayong nakukwentuhan. So, walang formal study pang ganito. Napupulot natin ng ideas sa mga ganito. Inuman. Para si Mandy dyan sa sa Friday ano nyo dyan. Kaya maganda yan eh. So, wala naman talaga hinukay na Yung nagukay siya rito, gusto niyang impress si Presidente Marcos doon sa Dingle, Iloilo. Ha? Nagpunta si... Ha? Megalithic, sabi niya. Baka daw sit ng Neolithic yun na nag-collapse na palas. Maski pa paano, nakakaintindi si Presidente Marcos, nagpunta roon. Tiningnan. Nagkonsulta sa ibang geologist. Tapos, nung nalaman, pinadala si Evangelista, si Timmy Barbosa. Tapos minana ko yun. Ako yung tagasalo ng dumi. Kaya naka-explore ako sa Dingle, Iloilo. Kaya si Jocano, dito siya nag-stay sa Picas, sa UP. Ha? Gumimik yan eh. Nung araw, as a government employee, bago ka makapag-abroad, magsa-seminar ka sa Picas about prehistory. Kukuha ka ng sa kanya, certification. Kung hindi kayo makaka-abroad, ha? Kahit na scholarship, kahit na attend ka lang ng seminar, dadaan ka sa kanya. So, ito si Evangelista, galit na galit. Kung nga nagtuturo sa kanya, makikinig pa ako. Kaya matindi yung ganito. Pero okay lang, silang dalawa. Next. Sorsogon Project, 1977, before hanggang 1980, so nagkaroon ng konting revised archaeological interest dahil kay, ano pangalan ng estudyante natin dito na nasa Netherlands na, si Aya. Okay, next. Eskwala, yan ang una kong pinuntahan after ng pagiging assistantship ko kay Willie Ronquillo. I was assigned this one. At that time, they will send a telegram to the National Museum. The National Museum will transmit the telegram where we were working, requesting for an archaeologist to visit the site. Ayun. So, tatanggapin. Okay, telegram, ha? Tsaka na tagal niyan. Kumbisa, padala ka ng telegram sa girlfriend mo. Ikaw pa magre-receive. Mga isang buwan yan. Pinakamabilis, isang linggo. Ganun. Tapos makikipag long distance ka, pupunta ka doon sa mga tower, telepon. Ha? Yun. So yan ang yan ang mga first mga projects na ginawa ko. Okay, next. So si Tigkiw na sa dahil sa Sorsogon. So I did a lot of this research, secondary burial, primary burial, jar burials, at nakita ko yung trabaho ni Solheim, so and Bayer. So, pinagsama-sama ko. And next, 1979, Tigkiw na Saday. So, volcanic tuff. Ngayon, meron pang ganyan. So, somebody should follow. Wala na si, si Aya. Hindi nasubaybayan ito. But I've seen many potential. Kasi nung araw, site-specific jar burial lang. Hindi ko iniisip na yung settlement kung saan.
kung saan yung mga taong tumira na gumamit ng jarbel. Wala. So these are lacking information that you can do further research. Next, hindi tapos yung dalawang settlement pattern eh. So ayun, nag-collapse. Malaking area, ayun si Ayaw, napunta sa Kumunoy. Muntik nang mawala eh, si Aya. Ha? Buti na lang, may dahon ng nyog doon, no? Naka, ano siya. Kung hindi, wala na. Ayan. So, doon pa rin. So, siguro yung laki nito, kasi laki ng Araneta Coliseum. Ha? Yung impact na yan. Sinkhole. Kasi, ano yan eh. Parang nagkaroon ng cavity na wala ng tubig. Tapos pumutok yung bulusan. Pero magagandang palayo kayo, no? Noong araw, hindi ko na nakita yan eh. Next. San Juan, Bacon, Sorsogon. Ganun din. Ayun, si Governor Raul Lee. Ha? Nag-uukay din. Nakisaw-saw din sa amin. Naging ninong ko pa sa kasal. Ayan. Yan ang mga project namin noong araw. Meron ng contact sa politician, pero less. Hindi kami namumulitiko. Yan tumutulong. Pabayaan lang natin. Kasi magkukortisikol ka sa kanila rin eh. Kaya mabuting alam nila yung ginagawa mo. Next. Ayan, sa San Juan pa rin, may malawak na stratigraphy. So, distribution of jars. So, at least, nare-record na namin kung paano pagkalagay sa lupa. Next. Ayan, Solheim, 1951. Meron din siya. Combination ng jar burial and extended burial. So, marami rin binisita si Solheim, pero kung humukay nun, sandali lang eh. Parang bisita lang eh. Hindi siya kamukha nung hukay natin na matagal eh. Next. Ayan, oh, ganun tingnan mo yung hukay niya. Wala pang square. Ha? Wala pang square. Kaya, ayun. Pero pareho pa rin. Ha? Yung may stone na merong groove to fit the mouth of the jar burial. Aroroy, 1954. Bago pa ako pinanganak. 55 ako pinanganak eh, 1954. So, marami rin anong si Solheim na bisita. Next. Butuan Archaeology, late 1970s. Ito si Ray Santiago, kinukunan. So may mga shoring na. May mga shoring. Kasi nagkukulaps Butuan Boat Excavation. Si Lamang Diaz nandun. Director ng National Museum. Ito si Alcacid. He's the director of the National Museum at the time I was there. And he's a zoologist kasi noon mga career people eh yung mga kinukuha from the ranks hindi yung political na kung saan-saan later on na lang na nangyari yung panahon ni Cory naging political yung appointment ng mga sila museum. So next Butuan si Mang Jess he published the first Butuan boat technology sa Archaeology magazine, although a popular. But Mang Jess is also a cultural anthropologist. He's an ethnologist. Hindi siya tunay na archaeology. But marami sila pupunta sa National Museum kasi parang kakaibang archaeology. Gusto nilang magano, pero hindi sila nag-aaral ng archaeology. Yun ang problema nung araw. Kaya meron tayong formal school ngayon. Next. Ayan, Butuan pa rin. Malalaking boat. Ayan si Gay. Noong araw kasi, sabi ni Mang Jess, ano yun eh? Ilang BC? 300 BC? Eh may paku pala eh. Yung So tapos, yung isa nasa sung ba yun? 15th century or 14th century? Oh. Tapos ito si Dr. Laksina, pinag-aralan niya ulit at na-establish niya na 9th century lang. Ha? 8th century. Itong mga Butuan boat. Nung nag-ukay ako sa Butuan, ganito. Nung bagong graduate ako, tinrain ko yung mga researcher ng National Museum, gumawa ng mga 4x4, at saka inulit ko yung mga grid system para maganda yung orientation at iba-iba yung klase ng materials na mahukay, hindi lang yung jar burial. So, next. Placer, yun, batang-bata pa, oh. 1990, siguro 1991, 1992.
So isang mababang paaralan na abandon at lumabas yung mga archaeological materials, wooden coffin were put. So si Dante Posadas, nandiyan pa, magre-retire na, the late Tony Peñalosa, ayun, bagong recruit siya dito, and we're trying to measure yung mga material. Yan po ba yung site na parang sabi Sir Nick na puro burial? Puro burial. Tapos yun lang yung isang weird site na dating simbahan ng taas parang burial site? Hindi rin naman kasi next slide makikita mo, nakahuway akong kalsada rito eh. First time. Next. May wall? Walang wall eh. Ayan na, ganyan na. So sige, next pa. Ayun, oh, may kalsada eh, galing sa ano eh, sa dagat, ayun oh. May pavement, limestone. Pero may metals. Hindi ko na-analyze ang metal dito. I-analyze mo, mga itak. Marami. Eh, ito wala pa si Dr. Paz. Merong nasirang ano si ano dito eh. Ang point sa akin, sir, yan daw yung parang pattern na Spanish na yan dating religious site na ginawang simbahan. Hindi, na yun. Ano ba tawag doon? Usually, mas Spanish kagawa sa lumang religious site ng indigenous people. Oh. Pero yan daw yung isa sa mga site na ginawa ng Spanish. Ah, ang tingin ko, it was modified. The burial were a lot earlier than this pavement. So, later on, when they were developing whatever it is, yung kinukwento mo, they added this to access. Meron tradewear. Maraming tradewear dito. Ah, mga oh, mga blue and white. So they were mixed. So siguro may date naman ako rito eh. Siguro mga it was occupied for about 170 years. Ganun. But not very old. So next. So yan, lagi akong nakahubad. Ayan yung itak ko. And may ano, ang ganda ng context eh. Nakikita nasa burial eh. Yung meron pa kami nakita ng ano eh, yung isang nakalatag, parang kawayan, parang yung sa lechon ng baboy, yung ano, yung tapos nakapatong dun yung skeletal remain, plus ito. So, different kinds of burial materials were used here. So, may date din ito. Ewan ko, nakalimutan ko yung date. But this was a project that I was with Dean Leslie Bauson of CSSP before Dean Paz, si Bauson. Leslie. Si Leslie. Nakakuha siya ng Toyota Foundation. Ngayon, kaibigan niya si Fernando Almeida, historian doon. Pero alam mo kasi, yan nga yung problema, dahil hindi sila archaeologist, kung ano-ano rin nasa utak. Ha? So, nag-explore sila, nakakita ng kuweba sa Muslog, merong skull. At saka doon sa ano, kinuha yung skull, ito yung gusto nila, earlier sa Tabon Man. Ganyan lagi yung ano, attitude eh, ng mga tao eh. Na, wala na yung Tabon Man. Ito na yung earlier sa Mindanao. Gusto nila, Pleistocene. Balot ng limestone kasi may mga droppings. Eh, sabi ko, hindi, pag-aralan muna. So, in-smuggle nila, dinala sa Japan para magkaroon ng C-14. E, bandang uli, pinayagan ni Owis. Ngayon, lumabas yung date. Pinablish nila, yung ano nga pangalan nito? Ano? Escalon Man. Ayun, yung kaya kasi Escalon. Hindi naman nahukay properly eh. Ngayon, lumabas sa date, it's only about 2,000 years old, 3,000. So, biglang ships na sila. Austronesian na. So, sumama si Cora, nag-conference on the population, earliest population. Kasi, very early on, ang idea ni Dr. Peralta, Mamanwa were the first people in the Philippines, Mamanwa. Matanda pa sa Tabo, 60,000 years ago ang kanyang estimate. But again, this was based on a Japanese study ni Omoto, on the blood type, AB, wala naman DNA pa noon. AB blood typing ang ginagamit. So, of course, at that time, it was very scientific. So, ikinu-quote. But,
later on, pag nung nauso na yung mga genetic, genomic, eh, iba na, iba na. But minimaintain pa rin. Kaya yung ibang mga nasa DNA research, si, ano pangalan tong? Larena. Eh, yun pa rin eh. Pinupulot yung old ideas, kaya importanteng malaman nyo. Saan ang gagaling ito? Anong pinanggagalingan ito? Before ASP. Ayan. So, next. Mga artifacts. Next. Ay, si Victor pa sa'yo, no? si ano, may buhok pa. Si Angel Bautista. Leo ba doon? Ito, anak ni ano to, ni Patis Tesoro. Ha? Eh, nung wala ako, nakahuli sila ng ano, ng pagong, ng pawikan. Eh, si Angel bilang ano, zoologist, sinabihan si Vic, inawitan. At that time, tinubos ng 2,000, pinabayad dito. Yale student ng anthropology ito si ano, hindi ko alam, anak ni Patis Tesoro. Para pakawalan yung, kasi gustong kainin na eh. Gustong kainin ng mga tao, at that time, food yun eh. 1991, hindi pa mahigpit ang DENR. So, yun, napakawalan. So, si Big Pass noon, laging bumibisita kung saan-saan sa mga hukay namin. So, very early. Next, maitom naman ito. Ayun si Ayub Mindog. Dumating itong mga specimen. Noong una, binibenta sa museum. Eh, tinanggihan ko. Sabi ko, turo mo muna yung site. Hindi ko alam eh. Ayaw nilang magsasabi kung saan yung site eh. Pupuntahan namin. Bandang huli, si Spadapora, geologist yun, nagpo-prospect ng gold dito. Noong pala, empleyado siya ng pinsan ko sa Dixon Mines. Pinadala sa akin yung mga picture, mga printed, colored. Bah! Ito pala, sabi ko, kutaw. Dinala ko kay, ano, kay Mang Jess, kay Evangelista, tsaka si Father Casal. Oh, anong gagawin natin dito? Eh, lintik, nasa ano eh, MNLF eh. Mahirap tayong magpundo rito dahil against the government. Eh, di, paano, sayang naman ako. Ayan, ang dami oh. Eh, kinausap ko yung pinsan ko, tsaka si Spadapora. Nag-donate silang tig $1,000 para makapag-operate muna ako dito. Wala akong pera eh. Kahit napamasahe. O, sige. Inorganize ko, sinama ko si Ray Santiago lang. At nung una, ako lang mag-isa eh. Ako lang. So, nung nakita ko, ang laking potential. Sabi ko, sayang ito. Kaya, pagdating ko sa National Museum, sabi ko, kay Willie, pare, ganun natin ito. Kaya natin ito, sayang ito eh. Sabi ko, masisira lang ito, hindi walang makikinabang. At least, ma-document natin. O sige, eh, sama ko na si Ray Santiago tsaka si Joe Santiago. Kami pa lang, wala pa si Alu. Si Mike, sama ko si Mike. Mike Action. Ayan. So yan ang simula. Okay. Sa kampo nila yan, ha? Ayun yung kuweba, sinira na yung daan eh. Dito. So nasa Sarangani area. Sa Pinol. Kasi merong mga ibang nagsasabi nakapunta roon. Hanggang maitom lang. Yung maitom kasi, area yun ng mga Ilocano. Okay doon, walang MNLF masyado. Pero yung Pinol, pag lumampas ka roon, ay iba ng usapan yun, ayun yung Pinol. Pupuntang north pa. Sumunod dyan, Palimbang na. Yan ang area ng mga ano, mga rebelde nung araw. Kaya hindi sila nakaka-penetrate hanggang maitom lang sila. So malayo pa. So next. Ayan, nung inukay na namin yung kuweba, December 1991, ayan. Tinitrace namin yung mga original flooring kasi natabunan na, nagko-collapse. So, nakuha naman namin. Oh, next. So, ayun. Ito yung merong magandang date, yung 5 BC to AD 370. 1800 before yung BP niya, date. So, pati doon sa ilalim na yun, kinakapaka pa ako. May nakuha pa ako ng ano ron eh, metal. Hindi na-analyze yun. Ang problema, maraming ahas pala, dyan pala nakatira sa cabbage. Pag ganun, merong lumakad, ahas pala. Buti na lang, di ako tinuka. Nabugabog. So, ganyan ang sitwasyon. JAR 21. Next.
Ayun. Si Nida, si Alu, si Mike. Inipon namin 41 bukag. Dinala namin sa Manila. Pero ito, hindi, yung isa, yung mas maganda. Dinala ko yun, madaling araw. Madaling araw, kasi buong-buo siya. At that time, pwede mong kargayin sa aeroplano eh. Wala pang ganyan na restriction. Karga-karga ko, nasa kahon, sa aeroplano. Pagdating sa Cebu, naku, nakita ko si Spadapora. Nandun, nag-aabang din ng flight niya. Nagkita kami. Oh, ano yan? Oh, galing dun. Ay, bigay mo sa akin yan. Hindi. Ibang ulo na lang ibibigay ko sa'yo. Binigyan ko siya ng ibang ulo. Kasi nagbigay siya ng $1,000 eh. Ganun. Oh, ito. Yan ang logo natin. ASP. Tsaka SA na ngayon. Nahukay ko yung sa... Yung kalahati, ginawang flower base ni Kapitana. Nakita ko. Ako, ang ganda nito. Sabi ko, ang ganda nito. Saan ba na? Doon. Eh, yung kuweba, yung Ayub Cave, sa dulo nun, merong hinukay na pit. Tapos, after ilang 1 meter, tubig na. Ha? Eh, ngayon, yung ibang mga ano palayok, mga doon pumupunta. Eh, bakit nila hinukay yun? Siyempre, for gold hunting, ano, gold treasure hunting. Pero at the same time, doon pala nila tinatago yung mga baril nila, mga AK-47. Lalangyan ng ano ng grasa tapos silalagay sa sako doon pala ayun edi na-dive po kasi mahilig na ako mag-dive noon dala-dala ko yung mask ko naku nakita ko yung kalahati nito tiyempo lang tiyamba lang eh kinuha ko kaya nabuo namin so maliwanag na may konteksto pa rin siya galing siya doon sa Ayub Cave hindi sa ibang kuweba kasi maraming ibang kuweba ron eh na ano eh sila nagpunta sa Segel Cape. Malayo yun, kung nga nagpunta doon. So may mga ganong materials din. So ayan, ang dami. Eh, si Ana Pineda nagpunta, hanggang maitom lang siya. Kasi mga Ilocano doon eh. Hindi sila nakaka-penetrate dito eh. Hanggang ngayon. Ibang environment na rito eh. Iba na yung mga tao. Next. Ayan. So yung thesis ni Nida Cuevas dito sa ASP, ay ito, mga ulo, pinag-aralan niya, sexual dimorphism, male-female, itong mga ganito. So, at least meron tayong documentation. Kasi, isipin mo, kung hindi natin ginawa yung effort na yan, wala tayong makikitang ganyan. Kung saan lang pupunta yan, sa mga antique shop. So, ngayon, nakita ko, yung isang mama na gumawa nito, ay naku, in-entertain kasi ni Big Pass eh. Kaya si nagmahal, ha? Abo, umabot ng ano, 500,000 ang isang ulo. Eh hindi pa totoo. Anak ng baka. Eh kaya meron tayong isang donasyon diyan dahil ano 'yun, nakaibigan ni Big Pass yung si Roa, ha? Hindi ba kapatid ni Gloria Diaz 'yan? Oh. Eh sabi ko, eh, hindi naman mukhang totoo ito eh. Ah, ganun pa? Eh, sa inyo na lang. Eh, magkano ang bilhin? Hindi, beneficiary tayo. Yung isang palayok doon sa library, ganun din. Oh, eh, hindi naman totoo yan eh. Ay, donate ko na lang sa inyo. Galing kay Villarreal, yung nag-donate ng ano sa atin, ng gold chips sa, ano, sa XRF. So, dapat gigimik kayong ganyan. Makalibre kayo ng magagandang artifacts. Next. Ito, after, so doon sa Maitum, we have so many sleepless night, no? At night, you hear, what you hear are gunfires. Every night, gunfire. Puk, 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 puk. Every night yan. Natutuwa lang sila, magpapaputok, ganun. Eh, tapos, ayun. So after Maitum, 1994, I went to Batanes. Yan si, ano eh, Associate Justice, mga ba pangalan nito? Nanay ni Maria Mangahas. Si ang kapangalan niya si ano eh Hitler eh Associate Justice siya ng Supreme Court eh. Asawa niya professor sa ano Saints Co. So mga mayayaman sila yung namamasyal sa Batanes. Ha?
Kaibigan nila, ano yan eh, mga saints ko, professor. Anyway, si Ray Santiago, ayun. Sorry, kinuha ko lang to sa album. So ito yung Basco Ijang. Sa volcanic plug, normally, kaya Ijang. Ascuna. Ayan, Adolf Ascuna. Adolf Ascuna. So next, so may mga palayok dyan. Obet de Ocampo, geologist. So siya ang nag-examine itong mga columnar stone na sabi niya, agglomerate, sabi niya, natural, hindi. Ang conglomerate kasi, man-made. No? Ito, agglomerate, natural mixture. Kaya, ayan, ginagamit na post ng bahay or anchor. Next. Ayun, Ijang. Andun sa taas sila, Victor Pass. Maraming ganito. Nakapunta ka rin dito, di ba? Sa, ano, sa, sa Bidug. Si Grace, umakyat din dito. Next. Si Alo, dito nakukuha yung source material ng mga columnar, which is about 2 kilometers away. So, yun yung Sabidug Ijang. At that time, wala pa tayong mga, ano pa to, printed picture pa. O, tapos, pitted stone sa taas ng Sabidug. Next. Hindi pa, ito kabila yung rockway. Ito sa ano, sa Bidug ito. Ito yung hukay ko, yung unang hukay. Kasama ko dito si Maria Mangahas, nag-hukay dito. Ayun. Mga puro palayok, ang daming pottery, puro pottery. So next, ayun, yung reconstruction ni Ray Santiago sa Bidug. So sabi ko, kamukha ng gusto ko doon sa Okinawa. Tama naman, meron. So ito yung back view, ganun. And upon closer investigation with Bellwood, na-prove namin na may mga terrace nga. Terrace. Tama itong si Ray, magaling talaga eh. Reconstruction niya. Ha? Pero natagpuan namin yung tunay na access pataas, hindi hagdan, man-made ano lang siya, steps. Ha? Tapos may mga bakal, natagpuan namin yung kaya nakakakyat na tayo eh. Walang hagdan doon. Next, ayan, si Ray tsaka ako. Sa Naidi naman ito, sa may bandang Basco, Batanes. Kung saan kami nila, Grace, tumuloy pa sa Chagpidan. Ayan. Next. Ayan, nung araw, walang sasakyan sa Batanes. Truck lang ng DPWH. Itong si Mandy ang tagakuha nitong truck na ito. Eh. Ah, kakausapin niya si Engineer Albizo. Ah, ayan, si Victor Paso. Ito na, ayan, sila Mandy na yan sa taas. Sila Owis. Ayan. Ayun, si Owis, bangka. Wala pa, hindi pa kamukha na ngayon ng Batanes. Maiyak ka, puro turista na eh. At saka, bawat kilos, gastos. Noong panahon namin dito, kusan sa kami natutulog? Sa public school, elementary, sa blackboard kami, mga silang blackboard, doon kami matutulog. Eh, sa susunod na fieldwork, magdo-donate kami. Kukuha kami sa ano, magbibigay kami, pampintura sa ano, o bagong blackboard. Tsaka bandera ng Pilipinas. Kawawa sila ron eh. Wala. So yan yung lifestyle before ASP pa. Yan ha. Yan ang isa, 1995. Bago nag-ASP. Next. Ayan, si Mandy. Nag-ukay dito sa juvenile burial. Ayun si Victor Paz. Stone boat ship burial sa Batanes, Ibuhos. Next. Ayan, reconstruction ni Ray. Pinablish sa Kasaysayan Magazine, 1998. Next, walang jar burial. Ito sa Chuangin. Ayun, doon kami nagka-camp nito. Dito lang ako natutong mag-tent eh. Kasi dati sa mga kwarto-kwarto lang ako natutulog eh. Tapos nag-introduce siya. Ah, ganito. Ah, okay pala. So, kumukuha kami ng tubig ulan doon. Sa ano. Kumisa, meron kaming rain trap para may ano lang, pambanlaw at saka pang-inom. Eh, ang economy dyan, walang pera, kas, bibili kami ng ano nito, dalawang kahong gin, eh, yun eh, barter. Ipapalit namin sa isda, ipapalit sa tubig. So, yung pera, inaamag eh, lagay mo sa tent, walang kukuha. Aamagin, isang buwan. Naku. So, yung gin ang mas importante, yun ang ano mo, yun ang cash economy mo. So, next, underwater archaeology, nung unang panahon, ganito pa yung gamit.
siyempre nakita nyo, submersible water pump, puro old equipment pa. Next, octopus pa ang gamit namin noon. Ayan, San Diego, ito yung unang systematic work with Frank Gojo sa Fortune Island with the use of magnetometer. Next. So before ASP yan. Ayan, may mga ano na rin nun, may shark cage na ginagamit. Next, hydraulic lift, measurements of the remnants of wood ng galleon, Willie Ronquillo, Frank Gojo, may buhok pa. Ayan. Next, San Diego pa rin, malalim ito, about 54 meters, merong ano nga ba yun? Eel, nakatira sa loob ng jar, cannons. So, next. Ayun ako, payat pa rin. Submarine, the first submarine square na ginagamit namin and the cannons. Si Sunny, ano yan, Agnasin, patay na rin. Next. Ito naman yung pandanan. Again, wooden, older than San Diego. It's a hybrid ship. Yeah. Next, vestiges of the hull. Ito, Lena Shoal. Maraming Chinese na ito, Chinese junk. Next, ayan, Santa Cruz, Zambales. Napasama dyan si Lee Neri sa Santa Cruz. Nandun lang siya sa barko, sa taas. Next, Archaeological Impact Assessment, General Santos Airport. Ito yun. Nagpupunta kayong Jensan. Ayan, before the airport, this is how it looks like. Nandun kami sa MSU Jensan nakatira. Jeep lang, ayan. Tapos may kabayo doon, nakikisakay lang ako. Hindi naman ako marunong mga bayo eh. Nakisakay lang. Okay, next. Ang daming baka. Ayun, orientation ng map. Tapos may mga sign na since time immemorial, doon na raw sa mga kanila ito, eh, hindi naman ako naniniwala dahil yung cementeryong nahukay namin hanggang 1962 lang ang earlier. So, hindi siya since time immemorial. Kasi may mga negosyante, mga abogado na nag-occupy, ayaw nila yung airport at kumikita sila doon sa mga baka nila dito. Next. So, yan ang unang AIA. Ayan, lakad lang. Mount Parker, Mount Matutum. Puro ano din ito, parang Purok, Pampanga. Lahar. This is all lahar. Next. Ayan. Ayan ang mga ano, binabaya ng ibon, lahar. Leo. Tapos kukunting vegetation. Mga namamatay na hayop. Ayan. Next. So, in-examine namin yung mga features. Idukay namin yung ripples, makita mo geological talaga, walang ano. But meron siyang early charcoal, about 7,000 BP. Ibig sabihin, pero walang tao eh, walang evidence ng tao. So it's all environmental data. Next. Yeah. Kaya wala yung mga, ano ba yun, Tivoli, o sino yung mga taong nag-claim dito. Wala pa sila. Kasi puro lahar eh. Wala. Ayan, baka. Next, Willie Ronquillo, ayun, Noel Cuevas, ayun, kasama namin sa loob ng ano, Jensan, Mindanao State U. Pinatira kami sa Balay Chancellor, doon kami nakatira. Wala pa kami, hindi pa uso hotel-hotel noon, doon lang kami na ano. Next, so yun, maraming salamat po. Ito yung first NM NCCA Archaeological Expedition. Si Mandy, ayun o. Oh. Si Mandy, katabi ko. Si Owis, Big Pass, Ray Santiago. Si ano, patay na itong isa, si Karonan, patay na rin. Patay na yung nasa dulo. Naku, mga nasa dulo pala, patay na Mandy. Si Peñalosa pa. Tatlo na. Oh. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. Inabot na tayo ng ano, alauna. May katanungan ba kayo? If you have any question,
So this is the work we do before ASP. Walang, hindi kami nag-aaral pa. Oh, yes, yes. Oh. Recording stopped. Meron saan? Ako. Ano ang alam mo sa akin? Department of Anthropology. Kuya, ano si Mandy? Department of Anthropology. New Mexico. Hindi. Oh, kasi alam mo kasi yung American system, classic yun eh. Hindi mo maihiwalay yung ano nun eh. Wala. Ang archaeology dati doon, classic lang, classical archaeology, separate sa Department of Anthropology. Pero nagsishare kami ng professor. Ako, kumuha ako ng Near Eastern Archaeology. Pero doon na sa Department of Anthropology, isang professor, si Robert Dyson, na nagtuturo din doon sa Near Eastern, doon sa kabila. So, ganun, kasi sa Amerika, separate yung ano eh. Ang archaeology nila, Near East, Greece, ganyan, or pero pagka New World Archaeology, nasa Department of Anthropology yan. So, yun ang American system. So, meron akong linguistics, meron akong ethnology, cultural anthropology, meron akong, of course, heavy sa archaeology at physical anthropology. So, alam ko yung evolution. Oo, kaya, ito, ganun din. Meron kaming, ano eh, mga dalawa yung physical anthropology, isa sa fossil, isa yung mga contemporary, yung mga kamukha ng ginagawa nila Datar, gano'n, nila Boy Abaya, yung biological anthropology. Pero nasa physical anthro yun. So, gano'n kami. Kaya lang, yun nga, kunyari si Fox, sila Mang Jess, heavy on ethnology sila. Nakapag-archaeology din naman, maski papano, but one or two subject. It's not really enough para ano. At wala silang field work sa archaeology. So, yung ganun. Kaya, ini-examine ko, si Pak, saan ba siya nag-field work na archaeology? Wala eh. Wala siyang ano eh. Si Solheim pa. Si Solheim, sa ano kasi yan eh, at that time na hindi pa sikat ang University of Arizona, doon na si Solheim eh. After lang siya sumikat eh, yung Arizona. Kasi naglipatan yung mga good anthropologists from Michigan, Chicago, nagpunta ng Arizona. Ayun ang yun naman ang kwento noon. Wala na si Solheim noon doon. Oh. Okay. Oh, yes. Sir, pag Miss Universe ng question. Oh, cool. Sure. Kung meron po kayo top 3 na archaeological site na favorite, ano-ano mga to and what? Naku po, ang hirap niyan. Napakahirap sagutin naman yan. At kung magkakapipili ka ng top 3 sa mga nilukay? Ha? Ah? Eh, siyempre, ako ngayon, hindi ko pa na-mention dyan, inukay ko pa rin yung ano, yung Bakong Negros. Maganda yan, Bakong. Yung sa Sorsogon, maganda rin yan eh. Yung Tigkiw na Saday. Kasi, yung mga material, sumabot ng Bakong Sorsogon eh. Ha? Malawak ang distribution eh. Ang nangyari kasi sa Bicol, yung very early work, were only the jar burials. But the settlement, yung sinasabi ko sa inyo, look at the settlement site. Actually, si Longacre nagsimula na dun sa Paradihon eh. Kaya lang naiwan siya sa ethno-archaeology. Wala siyang tunay na archaeology. So, yun ang ano. So, yung dalawa na yan, yung Mindanao is a very good, marami dyan. Kaya lang, delikado, ganun. And of course, hindi ko pa na-mention yung Balut Island is another. Papunta ka na ng Indonesia. Doon may prehistory ka pa siguro. So, yun yung mga magagandang site. Oh, no. Yes, yes. Paano po wala napunta sa archaeology sa National Museum? Ganito yun. Hindi nung nag-aaral ako dati sa seminaryo, tapos lumabas ako, kumuha ako ng philosophy. Parang ito, nag-graduate ako ng philosophy sa UST. Nung pala, ito si Dr. Peralta, si Mang Jess, graduate din ng philosophy sa UST. So, nung pagka-graduate namin, nagsalita siya sa UST, nagre-recruit na siya ng mga research assistant, magre-record na ng kuweba.
So sabi nung dean, dati dean yung teacher, kalapit ko, sabi niya, Bong, pumunta ka dito kay Dr. Peralta sa National Museum Anthropology. Nagre-recruit sila. Meron ka namang civil service na, sabi sa akin, yung ano lang, sub-pro. At sige, makipag-usap ako. Di hinanapan ako ng thesis ni Peralta, yung thesis ko, Element of Filipino Philosophy, Heavy on Culture. Eh, siyempre, yun ang judge, ano niya, yun ang basis niya for judgment. So, tinanggap ako sa, as a, tinanong ako, anong gusto mo, technician o researcher, research assistant pa ang tawag nun. Siyempre po, research assistant na, eh, graduate na ako eh. Di, kasi yung iba, sila Timmy, technician yun eh. Sila Noel, technician yung mga yun eh. Oh. Ha? Hindi kasi siya graduate, oo. Oh. Si Timmy, hindi ko alam. Pero yun, kaya naging researcher one or research assistant ako sa National Museum. So ever since, doon na hook na, wala nga akong kaalam-alam sa archaeology eh, dahil isang cultural anthropology lang ang kinuha ko sa college. O, Bills and Hoyer pa. Binasa ko. Kaya nung nandun na ako, eh sinubaybayan naman ako nila Tante Enson at Willie. Binibigyan ako ng mga libro, sila Pagan, pinapabasa sa akin. Hindi ko naman naintindihan. So yun ang ano. Yes, yes. Sergio, so thank you very much. Very interesting PowerPoint. So just a question from a, I think a naive question from a foreigner. Yes. Your first list, right, of that, with all that glorious names of archaeologists, why you have not included Yagor? Yeah. Yagor is a very early explorer also. He was not a real archaeologist or doing like this. He was more of antiquarian. Yagor, and he has another one, Montano Rey. Montano Rey, they collected human remains as well. They collected. Some of them, I don't know, went to Madrid. But they were the early collection called what we call the haphazard collection. Not so systematic. But they collected. Huh? Fyodor Yagor. I know Fyodor Yagor and Montano Rey. I stumbled with a book of him doing research in summer. Yes, yes, yeah. There is another one there. A priest... like Hatterer, but he did not study. He collected many things in Samar also. Ano pangalan? Kobach. Yeah, he's also a German, I think. Huh? And he was a physical anthropologist, Jan Bay Peterson. And si Dida na, meron pang isa si Ulter Schank, he's about he's a Dutch physical anthropologist. So I know they did not really do real a lot of work. Si Pril Brett also from Baguio, she did some work also in archaeology. But those people I just mentioned kasi they made some impact, actually. Although Peterson, yeah, si Jan Bay. Warren Peterson, he was a classmate of Karl Hatterer and a student of Solheim. So he did work doon sa Isabela with Abe Padilla. Oh, anomalous. But that is his dissertation kasi they come here to work on their dissertation. Not actually to do work like Solheim or sila Hatterer. They're not working for dissertation, but for Philippine sites, yes. Kaya no? Nang alin? Meron. Jan Bay, meron. Kasi noon nakikita ko yung ano yan eh, yung dissertation yan eh, sa record section. Normally, nagbibigay naman sila. Ha? Ngayon eh, wala na yata. Yun ang hindi ko alam. Kung na, ha?
Kung hindi, pwede mong kunin yung sa dissertation, ano eh, yung, ano nga ba yung inter, o microfit, Michigan. Ah? Oo. Ang laki nun, yung sa kinisa. Oo. Tatlong kahon nga yun, binigyan. Katrati yung raw data niya, binigyan ako eh, tatlong kahon. Yeah, si Yoji Aoyagi, he was coming here, he was a student of Robert Fox, yung professor ni Lahide. Kasi ano eh, yung ibang trabaho nila puro Hapon, hindi rin na-publish sa English eh. Summary, oo. Oh. But Yoji is also, ano, nag-research siya sa Batanes, mainly sa Cagayan Valley. Okay.